Mahigit 1,000 para lang sa Mindanao ang nasira ng mga malalakas na lindol. At dahil dito, halos 2 milyong estudyante ang hindi makapag-aral ngayon. At ayon sa DepEd, kakailanganin ng bilyong-bilyong piso para paayos ang mga nasirang paaralan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa New Caridad National High School sa bulubunduking bahagi ng Talunan, Cotabato, bakas ang tindi ng pinsalang idinulot ng malalakas na lindol. Lahat ng silid-aralan at opisina ng paaralan sinira ng pagyanig. Nagkabitak-bitak din ang mga pader at sahig. Binalot ng malalaking bitak ang Nueva Vida High School sa bayan naman ng Mlang. Lubhang mapanganib para sa mga estudyante na magklase sa loob ng paaralan dahil sa posibilidad na bigla itong gumuho. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin pasok ang mga estudyante. Winasak din ng pagyanig maging ang silid-aralan sa isa pang paaralan sa Makilala. Ayon sa DepEd, 956 classrooms ang tuluyang winasak ng lindol sa Mindanao. 970 naman ang kailangang kumpunihin. Sa Region 10, 11, 12 at Barm o Bangsamoro Autonomous Region in Masa, Mindanao, 2.9 billion pesos ang halaga ng pinsala. Hindi pa kasama rito ang mga libro, computer set at iba pa. Lalo na kung mayroong mga aftershock na ganyan, lalo kung dumadami yung damages na pupunta na report sa amin. Sa dami po ng mga lindol at saka bagyo, kasama rin ho ang sunog. Ubus na ho nung second quarter pa lamang ng 2019 ang 2 billion. Mas mataas pa ang bilang ng NDRRMC ng mga sirang eskwelahan. Umabot sa 1,163 kung saan 26 dito ang totally damaged. Sabi ng DepEd, mahigit 3.6 milyon na mag-aaral ang apektado ng lindol at halos kalahati sa mga ito, suspendido ang klases sa ngayon. Kaya paano na lang ang pag-aaral ng mga bata? Sinisikap daw ng DepEd na magtuloy-tuloy pa rin ang klase. Hinahanapan po natin sila ng lugar kung saan safe na temporary ay magkaroon ng classroom muna. Pinag-aaralan din ang pagkakaroon ng shifting. Si principal mag-identify grades 1, 3, and 5 ay MWF. Si grades 2, 4, and 6 ay TTHS. No? Or iiklian natin yung oras kasi nga hindi nga kakasyanin. Yung pondo po niyan, base po doon, kukunin po yan. Ang requirement po niyan, ibabase doon sa assessment. Ngayon po, ibabangga po natin yan doon sa pondo na available. DepEd na mismo ang may sabi na malaking problema itong kinakaharap nila. Hindi raw kasi basta-basta ang kakailanganing halaga para sa pagsasaayos ng mga nasirang classroom at sa pagpapatayo ng mga bago. Kaya umaapila sila ng tulong sa publiko. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Horas.